Ano lang yan eh, tapat, I mean pagandaan na lang ng ano talaga ng setup play. 1-1-2 versus 1-3-1, ano ba talagang mas maganda? Pero alam din natin na both playstyle na ganun, parehong may kahinaan. Ang 1-3-1, pag in-invade mo lang yan, mahihirapan na yung fina-funnel nila. Ang 1-2-2 naman, mga kaibigan, four-man rotation lang ang katapat niyan. May makakakuha, makakabonus ka ng 2 kills palagi. So, eto na, Kuya Herb, pakilala muna natin to for this game number 2, ONIC PH versus RRQ. Kami nga palang happy tandem, D-Lar. Dito ang gagamit ng Uranus. Oh, may Venus naman dito for this Hylos. Wise for this Lancelot. Jay naman for this Farsa. At hey, I'm Iyakno for this Cho. Nako po, dito naman. Uy, teka lang, nabigyan ni Bless si Jay doon. At na-vacuum pa yung dalawa. Wise dito nakakuha na to, ng blue buff ni Retri niya agad. Para nga naman na mas maganda para sa kanila. Pero RRQ, pakilala natin si Bless dito for the Louis 824 sa back siya. Socio naman sa YZ. Mm-hmm. Skylar naman sa YSS. And Albert for the Hayabusa. Pero tingnan natin dito kung magkakaroon ulit ng laban. Pero nakakuha na si Wise ng pangalawang kill na doon. Ayun, ng pangunang kill niya plus the blue buff doon sa bottom lane. Oo, no? Mga okay din ang performance dito. Palitan lang, mga kaibigan. Yes, naka-first blood dito si Kuya Jay. Ang naka-first blood din si Louie, ha? Mag-isa lang. Pero on the other side naman, nakakuha din naman si Wise dito. Naka-bounty hunter ang isang Lancelot. So, mukhang maganda-ganda ang ano dito, ang shine bright like a diamond ni Kuya Wise if ever. Gigil. Gigil na yung ONIC. Baka ang sinasabi nila dito, ano muna tayo? Testing sa una. Di ba? Parang ganun. Para, syempre, mas... Download game. Download game. Para makita natin kung ano nga ba ipa-priority nila. And subukan natin yung ganitong lineup naman for the game number 2. Pero yung top lane natin, kung mapapansin, direct yan. Magandang vision yan para sa'yo. Direct Popey, maraming salamat po. Pero tingnan natin. Soon po. Mukhang mananakap pa si Skylar dito. Tingnan natin kung mabibigay nga ba. Nakap yung dalawa. Pero si A24, babakap lang din naman. Pero Wise, nabigyan. Nakatakas pa si Skylar doon. Saksak pataligod ng kanyang binigay doon sa kabandang gilid. Pero si Omay V nakaabang na kung sakaling may dumaan, mabibigyan ng ONIC PH doon. Pero nabuhay pa yung marksman sa top lane. Kung may babakap, yata. Pero yun nga lang, no, sayang yung rotate nila. Pag-rotate nila doon, di nila nakuha successfully yung kill for that Yisan Shin. Pero, si Iyak, may flicker pa pala si Iyak. No? Di niya ginamit din kasi nga pala yung flicker niya doon. No? Sa isang Yisan Shin, kaya nakatakas pa. Tinipid-tipid lang din nila. So, okay din. Kasi nga lang, sayang yung kill, di ba? Yung sinabi mo, ano yung sinabi mo pang-ontra, yun yung ginagawa ng ONIC PH ngayon for the RRQ. Oo, yun nga yun, yung four-man rotation lang din. Para instant bonus kill kag. Aray! Ayun na! Pakak, tinamaan na naman. And Wise, gigil na gigil for the game number 2. Sabi niya, teka, kanina nahirapan kami, pero ngayon, babawi na ang ONIC PH for the game number 2. Tama ka dyan, ha? Talagang... Uhaw sa pagkapanalo ngayon ng ONIC PH. Naisahan nyo man kami ng game number 1. Pero 1 is enough, 2 is too much, kumbaga. So, tingnan natin mga bestie wap. 2-1 ang ating score. 3 minute game time pa lang din naman tayo dito with a 1k gold lead kagad for ONIC PH. Ngayon, Turtle is now up. So, tingnan natin sino makakuha na ito. Ladies and gentlemen, maray retry naman parehas eh. Si Louie mukhang susubukan. Pero 8-2-4, naramdaman yung damage niya, no? Ni Lancelot dito, YZ naman, para naman sa kanya. Pero Jay, na shadow kill pa nga. Pero lalaban pa rin ang tropa ng ONIC PH dito. Dealer nang galing sa backlines dito. Pero 8-2-4, mabuhay nga ba? Revitalize na ilapag. Socio, na nakaramdam ng damage dito. Pero Skylar, naku po, free hit siya dun. Mapapatay pa nga ata si Wise dito. Pero napakabilis ng kanyang kamay. Nakatakas pa dun sa nagbabad ng pangani. Pero Iyakno is online, mga kaibigan. Double kill, mga kaibigan. Apat ang patay on to the side of Team RRQ. ONIC PH is now doing it. Nagpapakilala na ang ONIC PH. Pinas malakas, ladies and gents. So far, ang ganda na ngayon ng performance ng ONIC PH. Nakita natin, 1-2-2 rotation for RRQ. 1-3-1 naman sa or funnel naman dito for the ONIC PH. So far, effective mga Kuya Herb. Sobrang effective for the Team Philippines to kasi naramdaman na nila yung sakit ni Dilar and sakit ni Iyakno. So, yung dalawang offlane nila ay nagpaparamdam na ngayon. At napansin naman natin yung kalakasan. At ikaw naman si Dilar kung paano mang agri, paano mang zone. Solo sa baba lang eh, si Shosho. Tapos dalawa sa mid, dalawa sa top. Ayun, nabigyan yung isa. Ayun na, nabigyan na naman ni Iyakno. Gigil talaga, gigil si paring Iyakno dito. Ayaw niyang pagbigyan ang tropa ng RRQ na makaisa uli. And top lane YSS, apati na naman. Ang pangontra nga naman sa 1-2-2 rotation ay apati natin para mas malapit pa na flicker out agad dun ang YSS. And di kuha na lang natin yung torre. Diba? Pero shadow kill para kay Dilar, lalaban naman sa dalawa. Pwede rin naman, pero wala ka ng damage dyan. Pero nakakapatay pa nga si Wise.
Iba talaga gumamit ng Lancelot si Wise. Pero vacuum na ibigay na. Dodge lang naman ng Bahagya. Pero glorious pathway naman para sa kanya. Wise nanganganib na. Mamapatay pa nga ba? Tingnan natin sa susunod na pagkakataon. Pero 8-2-4. Way of the Dragon na ibigay ni paring Iyakno. Iyakno. Naku, nanganganib na rin. Pwede lang mamatay. Pero eto na yung dragon si Wise. Naku po, mukhang mabibigyan pa. Sinaksak yung kabila. Pero makakatakas ang isa dito. Oh my V. Nagsakripisyo na lang para sa laban na yun. Sige, bigay ko na yung buhay ko para makatakas yung mga kakampi ko. Oo. Grabe mga kaibigan, and for this ONIC PH ngayon, napaka-agresibo naman nila ngayon against this RRQ. And for this RRQ, tulad na sinabi ko din kanina, Yisan Shin at saka Hayabusa ang kailangan nilang patabain. Ngayon, nasho-short sila sa gold kasi nahahati yung yung income ng RRQ. Ayun pa, kita mo si Hayabusa, napatay din kaagad. Hati yung income mga kaibigan, hindi ganun kaagad din mabilis tataba yung Hayabusa or either the Yisan Shin. So talagang grabe yung gustong ipakita. 10-4 ang ating score mga kaibigan. Unti-unti nang umaangat ang pera ng ONIC PH dito. And sila naman ngayon yung hawakan naman ng ONIC PH yung leeg ng RRQ ngayong game number 2. Leleegan nila to, sigurado. Tama dyan, Kuya Irv. And for this 6-minute game time tayo dito, 10-4 ang ating score. Oop, 5K Goldie. Pero yung si Sylar, naku po, yata Pibolers. It's a high priority target mga best up. Ano yun, ni Marksman yun. Kailangan talaga i-delay nila ng i-delay yun. Yun, may ganti nga lang din naman ang ONIC PH. I mean, ang RRQ. Pero okay lang, at least nakapatay nila yung Marksman. 0-3 ngayon. Napatay nila yung ano, yung damage dealer na magbibigay talaga ng sakit ng ulo. Kasi kanina nakita naman natin na sakit ng ulo yan ng ONIC PH. Pero ngayon parang teka, kanina masakit ka sa ulo, ngayon ulo mo lang kakamuti mo sigurado. Kasi lahat, every time na makikita ka, papatayin ka na ng ONIC eh. Papatayin ka na ni ano, ni Lancelot dito. So kailangan na mag-ingat ng isang marksman ng RRQ. Tama ka dyan, Kuya Herb. So no, kasi pagka napugo pa lang napugo tong ano, tong YSS, hindi na to mararamdaman kahit magka-late game man na kasi masyado nang delay. Tingnan mo yung item ng YSS, men. Ano pa lang, OTW pa lang. Rekta nga BOD. Oo, pabuo pa lang. Rekta nga BOD, pabuo pa lang, samantalang si Wise, naka-BOD na. Kalahati yun lamang, mga besties. So, for Hayabusa siguro yun muna ang aasahan nila. Sa ngayon, yun muna magiging damage output nila. Pero hindi rin ganun kasakit yung Hayabusa. Kita mo naman. No, Flores Pathway agad kay Madam B. Ha? Naibigay agad yun, mga kaibigan. So, ayaw ibigay ng RRQ yung mid lane kasi alam nila na mamamaximize nung ONIC PH yung mga bushes dun. Ponic Lancelot pa naman yan. Oo, di ba? Mamamaximize. Sige, papalag naman eh. Papalag naman, sabi ni dealer eh. Papalag naman. 2-1-1, ha? Nako po. Okay lang, disengage na lang. Ito yung dragon mga besties. Nako. Pinakawala, nabuhay na naman yung ano ha, yung mga Dragon Ball dito ha, sa larong to mga kaibigan. Pero na, middle turret dito eh, siguradong mabibigay na. Actually, kayang patayin ni Wise yan eh. Wala yung mga buhay yan eh. Kayang patayin yan, walang buhay. Si 824, kayang patayin ni Wise yan mga besties. Pero ito na, si Iyakno, papasok in lang din naman. Ladies and gentlemen, sa second tier 2 tower na tayo dito. Ayun, papatay na nga, sinasabi sa hula mga besties. Plus, ito pa, pinasok pa naman mga kaibigan. Pilipinas, malakas, triple kill pa. Ladies and gents, pero yun na lang. Oops, yun na, shutdown lang din. Napatay lang siya ni Kuya Yubusa natin. And for that, 3-4-1 trade ang nangyari. And grabe, that performance from Kuya Wise. Yes, napatay siya, pero the triple kill, mag-isa niyang pinasok yun eh. Diba? Dash in, dash out. Dash in, dash out. Dash in, dash. Iba yun, pre. Pasok in, pasok out. Slide to the left, slide to the right. Tama ka dyan, kaya grabe nga naman talaga yung pinakita. Namatay man, pero gumawa ng highlight. Oo. Tinatlo, gumawa ng highlight. No? Okay cut lang. Cut in, cut out. Oo, okay lang mamatay, pero at least tatlo ang kapalit nun. Tutusin nga, mabuntik pa mag-apat, ba diba? So, at for that, masado okay lang eh. Nakakita mo, Uya Herb, masakit na yung ano, damage output dito ng isang Lancelot, no? So, ang laki ng ano, ang laki ng difference, oh, ang laki ng difference. Sobrang laking difference yan for this game number 2. And talaga namang hindi lang gigil eh. Gustong manalo talaga ng ONIC PH para dito sa series na to. Mm-hmm. Ayaw lang nila ng basta isang panalo. Gusto nila, sisiguraduhin nila, malalaglag nila sa lower bracket yung isang kalaban nila. Uy, saklap nga nun mga bestie up, no? Pagka nalaglag ka sa lower bracket dito, one miss you die. Totoo. So, kailangan mag-iingat ng magkabilang team dito. Pero itong game number 2, panigurado sa ONIC PH yung laban na to. Pero Socio dito, nagpalabas ng dragon! Patapos na muna, hindi na! Sisigatan ng araw yung dragon mo, mga kaibigan!
Naku po, kakaiba talaga ang pinapakita ngayon. Naku, mga bestie, wap, laban Pilipinas ang pinapakita dito ng ONIC PH. Puso lang. Eto na, si Dealer. Naku po, napakalalim. Namimitas ng bunga lang din dun. ONIC J, Blit, Feather Airstrike. Disengage na ang RRQ natin dito, mga tropa pips. At 9k gold lead ang meron for this ONIC PH. Napakalaki. Laki. Laki ng dragon, kumaga. Sobrang laki. Sobrang laki ng pinapakita ngayon. Ayun pa, napaglog pa. Uy, kumukulog-kulog pa. Dyan yun sa inyo? Kumukulog-kulog pa dito ah. Oh, dito rin sa amin eh. Dito rin, narinig ko din yun. Narinig ko din. Arang medyo nagbabadya ang masama ang panahon. Pero mag-ingat ang mga lahat ng mga tropa natin dyan. Huwag na kayo lumabas at maulan. Mga kaibigan, enjoy na lang natin ito. Habang umuulan, masarap nga naman manood ng MYTEL International. Kaya kuha na kayo ng pagkain nyo. And i-share nyo na yung stream kasi umimigay kayo mamaya. Just ML and chill, oh. Umaga, just ML and chill, mga bestie wap. Kuha na kayo ng Piatos, di ba? Mga ganun. Pringles. Pringles yan. Pringles habang nanonood kayo. Sarap nga naman. Connecta nyo yung sa TV yung panonood nyo ng Facebook Live natin dito, mga bestie. Sa mga nagtatanong po pala, we also do have a replay sa YouTube channel natin. Check that one out, Just ML. You can also check our streams. Si Kuya Irv, nag-i-stream po yan. Caster Irv. Yan. Akin sa page ko, Caster Zeus, and for my YouTube, Caster Zeus as well. Ayan. So, mga bestie, magandang laban do. No. Magandang laban. Speaking of magandang laban, eto na isang Twarrelor dito sa top lane. Yeah. Mukhang wala magde-defend. Pinakawala agad yung dragon. Si Sosho mukhang naghahanap ng vision dito. Pero wala pa rin nakaka-clear dun sa Twarrelor sa top lane. Pero eto na nga yung Feather Airstrike na ibigay na mga kaibigan. Yeah. Dealer. Nasa loob. Wala na siyang pakialam. No, kahit sino kalaban niya. Nalaka pa yung dalawa. Way of the dragon na ibigay dito. Patay agad yung dalawang damager. No, naku po si Bliss. Nag-bliss. Nag-bliss kay Nag-bliss kay Wise. Sabi nito, bless ka muna dito sa ano mo, sa papa mo. Mm-hmm. Bless ka muna dito. Mararamdaman mo. Bless ang api. Naku po, ang ganti ng api para sa game number 2. Uy, naku po, prepare pa rin talaga. Ayun, wala na, hindi na rin kakayanin. They're doing their best to defend that game number 2. Pero yun nga lang, mga kaibigan, look at that. We'll be having a game number 3. Game number 2 will go to Team ONIC PH in Philippines. Naku po, di pa patalo, basta-basta. Iba pa din ang ONIC PH. Oo, iba pa din. Pampaloko-loko sa ONIC PH. Iba pa din, mga kaibigan.